pala, no, ay tatay Jose, no? Nagaling po ng Saudi. 2 years po yata, no? Hindi na hawit. 2 years po ba? 81 months. So, almost 2 years, no? Almost 2 years po hindi na hawit. At si nanay din niya, kasama rin po natin ngayon, no? Sayang na lang at hindi umabot dun sa ating anniversary. Ano po natin sana na makasama siya sa ating anniversary dahil from the start, no? Sila po yung nag-start ng dalawa po rito. Sa conception pa lamang po ng ministry, from mission, no? Dun sa may stories sa church, kasama na po si nanay din. So, it's a good thing na kasama po natin sila ngayon. Now, let's open our Bible po in 1 Corinthians 15:57, mark that up, and then turn also your Bible in the 1 John chapter 5. Chapter 5, verse 4. First Corinthians 15, 57 po. So, basahin ko po muna yung 1 John chapter 5, verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. And then in 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So tayo po i-submit ng manalangin. Kailang Diyos, magpagpala ka, makapit po Panginoon ay lumalapit sa iyo sa oras ko na ito at humingi mo rin Panginoon itong pag-gabay. Gusto ko Panginoon, ngayon po pagkalawa ka sa itong mga anak at palay na Panginoon ng itong mga salita na itong nabasa at ito yung mga Panginoon at talis na siya sa amin. Pero nyo rin po Panginoon, tao ko sa amin ang talagpawa na papakumbaba sa itong harapan. Natulungin nyo rin po Panginoon na magawan itong salita at maghihangan Panginoon sa buhay. Patawad rin po Panginoon sa mga aming mga karunihan. Tulungan niyo natin ang Panginoon at mga katalanan po Panginoon sa itong kalooban. At maging kabahagi Panginoon ng itong gawain. At maging karari Panginoon para sa itong patakoy at talaga po Panginoon ng gawain. At talagay na po Panginoon ang bago sa inyo po ngayon. Inatali po Panginoon ng pastor ng inyong gawain Panginoon sa Panawe. Sa Panginoon ang mga pagdito ng Panginoon sa inyo. Pagpalaan niyo po Panginoon kawangan sa Kapite. Commission po lang sa bawat kawain naman ang sinasagawa sa oras ko na ito. Ingat rin po Panginoon po mga anak na papunta at palatipalang po Panginoon sa inyong kawain. Kaya nga po Panginoon siya may taas sa aming pagkakalat na sa tayo matilang pangalan ng Panginoon Jesus at ng aming dalaman. At ito po lesson po natin na this morning is it is a continuation of what I have preached, no? just last month po in which po about Christian victory, the victorious Christian life, no? So hindi ko po natapos yun, and nais ko lang pong ituloy, no? Kasi actually meron lamang po tayo na tackle po rin na introduction up to the first point, no? And then partly doon po sa mga pointers doon sa iba pa, pero hindi ko po talaga siya na ituloy at na ituro ng kabuuan. So this morning I would like to continue the lesson, no?
para po sa atin bilang mga Kristiyano na lang po na naghahangad po tayo magkaroon ng isang victorious Christian life. No, wala na po siguro isang man sa atin na masasabi na hindi natin gusto na maging victorious. No? So bilang mga Kristiyano, naniniwala po ko na yan po yung hangat ng bawat isa po sa atin. Siyempre, after conversion, as a Christian, after conversion, our heart always cry for holiness. No? Yan po yung time na kung sa list, napakataas po ng ating spirituality at lahat po ng involvement na pwede tayo ma-involve ay ginagawa po natin sa gawain ng Panginoon. And after that, we also, our calling is also to have a life, a holy life, a life that patterns to the life of our Lord Jesus Christ. No? And then to overcome sin and to live above the world. And when I say to live above the world, it is to live beyond, no? Above and beyond the control of the system of this world, referring to the system of this world. So, to live a victorious Christian life, to have a victorious Christian life. And in the Bible, tatlong beses lamang po natin mababasa yung the word Christian. And it was first mentioned in Acts chapter 11, verse 26, no? when the church in Jerusalem experienced severe persecutions, when they experienced severe persecutions, no? they were scattered. But the concentration of the gospel, spreading of the gospel, was in Jerusalem only, in Judea. So, when they did that, when there was a persecution, they went. Some brethren went in hiding, and they were spread, no? Not just in Israel, but also throughout the neighboring countries. And because of this, no, nakaranas po sila ng persecution. Mas napalawak pa yung gawain ng Panginoon. And isa pong disipulo, isa pong manggagawa in the name of Barnabas, no, na nagsimula po ng gawain sa Antioch. And Barnabas took with him a believer, a new believer in the name of Saul. So si Saul po, which is ang pangalan niya na po ay later on ay he was called Paul, no? He started with Barnabas in the work in Antioch. And the Bible tells us that Christians, no? The disciples in Antioch were called Christians first in Antioch. So that was the first account na ang mga Kristiyano po ay natawag, ang mga disipulo ay natawag po ng Kristiyano. And that also the first account that the word Christian was mentioned in the Bible. The second account is ang time po na si Apostle Paul was captured, no? And he was he want to express, no? To share his thoughts, no? About his case, to plead his case before King Agrippa. Because he made a great testimony, an account of his, an account of the word that God has given him. So, dahil po sa kanyang sharing, dahil po sa kanyang testimony, na sinabi ni King Agrippa, thou almost persuaded me to be a Christian. So, that was the second time that the word Christian was mentioned in the Bible. Of course, we knew that almost is not enough, no? Kaya po naniniwala tayo na King Agrippa, although the word of God was preached to him, the word of God was shared to him, pero hindi po siya nagkaroon ng true conversion. Dahil sinabi niya, thou almost persuaded me to be a Christian. So he missed heaven, he missed true salvation 14 inches apart. Bakit po sinabi 14 inches? Kasi ang distance po ng ating puso, no? Ating bibig ay 14 inches.
So, hindi po nakarating sa kanyang puso, no, yung salita ng Panginoon, kundi nakarating lamang po sa kanyang mind. And in professing that he was almost persuaded to be a Christian, we believe that he missed a true conversion or true salvation. So, and then the third account was in 1 Peter chapter 4, verse 16. Sabi po doon, if you suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. Kasi naniniwala po tayo that, that as a Christian, we will suffer persecution. We will have sufferings. Yan. Katulad nga po ng pinanta po natin kanina, no? Yung third song na inawit po natin, yung mga maaga po na rito na pinanta po natin, Living for Jesus. And then, one stanza po rin na nagsasabi that willing to suffer affliction or loss. Yan, sabi po doon, we want to live for our Lord Jesus Christ, no? We want to live our Lord Jesus Christ. We are willing to suffer. We are willing to suffer, or we are willing to experience suffering or loss. Because yun naman po talaga ang buhay ng isang Kristiyano. Meron pong suffering, no? So, because it is the lot of every child of Adam, katulad po ng patuloy kong tinuturo po dito, is it is the lot of every child of Adam to suffer. Yan, hindi lamang po Kristiyano, kundi pati ang mga unbeliever, because nandito narito po tayo sa time na ang mundo ay depraved pa rin po at ang kasalanan pa rin po ay namamayani. So, ang bawat Kristiyano po talaga ay makakaranas ng suffering. And suffering is a very broad term, no? Actually, ang suffering po is napakalawak po niyan. So it may be for Christians, no? Not just for Christians, but also for the people, no? It may be in term of financial want or need. Na yan po yung nararanasan din natin as a form of suffering, no? The shortage of finances or our financial want, no? Na habang nabubuhay po tayo dito sa lupa, is talaga po mga kailangan po tayo niyan. Kaya nga po, tayo po yung nagtatrabaho. No? Kaya nga po tayo may mga nagnenegosyo. No? May mga gumagawa ng pamamaraan para kumita dahil sa pamagitan nun isusustain niya ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. So it may be in a financial want or need, or it may be through the loss of a loved one, no? That can also refer to suffering. The loss of a loved one, no? Or when one experiencing disease or illnesses, that is also suffering. So when we experience persecution through our testimony, no? That's also a form of suffering. When the suffering of a believer is a suffering of his testimony, the result of his testimony for the work of the Lord, for our Lord Jesus Christ. More often than not, no, the suffering refers to in the Bible is the persecution because of one's testimony, because of one's word, because of one's dedication for the work of the Lord. So, mababasa po natin sa Biblia sa maraming pagkakataon that the suffering refers to, there is suffering comes from the persecution, no? Because of their testimony, because of their belief, no? Kaya nga po yung dun sa Book of Acts, actually before the conversion of Apostle Paul, when he was still called Saul, no? Isa po siya sa talagang persecutor ng gawain sa Jerusalem. At he consented to the death of Stephen. When Stephen was stoned to death,
young Saul was there. Kaya nga pasabi po dyan, and they laid down the clothes of Stephen through the feet of a young man whose name was Saul. So, alam po natin that Apostle Paul was there when Stephen was stoned to death. No? So, isa po siya sa mga persecutor ng church. Isa po siya sa mga naguhuli, umapatay sa mga bawat Kristiyano na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, nung time na na-convert siya, nagkaroon siya ng conversion, is hindi na naniniwala sa kanya, hindi na naniniwala sa kanya mga Kristiyano. Ang paniniwala ng mga Kristiyano at that time is sila na pagsali, no? Ni Apostle Paul, ni Saul at that time sa iglesia ay upang i-infiltrate lamang sila, no? At alamin kanilang gawain, alamin ang kanilang mga activity. At para after infiltration, siyempre, pwede na silang pahirapan, pwede na silang daktin. So makakaroon ng mga parang logistic activities, no? Si Saul. Pero hindi po yun ang nangyari. Kundi ang Saul, actually, after his conversion, he was very bold, no? In preaching the Word of God. Kaya siya na rin yung napabilang dun sa hinahanting, no? At gustong patayin at that time ng mga persecutors. So, pagdating ko sa suffering ng isang Kristiyano, it refers to the persecution, no? Sa Bible. Ito rin po yung panahon ni Emperor Nero, no? Na kung saan ay pinapatay niya yung mga Kristiyano. Ang kanyang ginagawa sa bawat uhuling Kristiyano ay kanyang binabalutan ng balatang una ay kanyang ginagawa niya, binubuhusan niya ng dugo, no? And then pinapakain niya sa mga mababangis na hayop. And then sa gabi naman, ang ginagawa niya sa mga Kristiyano ay kanyang binabalutan ng wax, no? At kanyang sinisilaban bilang liwanag, no? Sa kanyang garden. So, ganun po katindi ang persecution at the time. No? So, yun po yung makukonsider natin as persecution. And then, when we talk about suffering, it can also be mean the effect of the elements. Meaning, pwede rin po tayo mag-suffer pag meron po mga disaster, meron mga natural phenomenon, katulad ng earthquake, ng bagyo, di ba? Yan po, nagsasuffer din ang Kristiyano dyan. Part po tayo ng suffering yan, katulad ng nangyari na sa Yolanda, katulad ng nangyari sa Ondoy, no? Katulad ng nangyari sa earthquake, pagputok ng vulkan. All these things caused by the element can also mean suffering for a Christian. So, ganun po yung extent of the Christian suffering. So, as a Christian, no, we want victory. No? We want a victorious life. No? So, bilang Kristiyano po, naniniwala po ako na bawat isa po sa atin ay gusto natin magkaroon ng victorious Christian life. Pero, paano po tayo magkakaroon ng victorious Christian life? Kailan po ba natin masasabi na tayo ay victorious na? Kailan po ba natin ba masasabi na meron na tayong victory? Of course, if we take the meaning of victory, then we must have defeated someone or something. We must overcome someone or something for us to have victory. Diba? So, as a Christian, ang pagnanais po natin, no, bilang mga Kristiyano, is to overcome sin and to overcome the world. No? Alalahanin po natin that as a Christian, meron po tayong tatlong kalaban. Alam po naman po na alam niyo na po yan. No? Many times here na naituro na po yan. Pero yun po ang ating kalaban.
Pero yun at yun pa rin po yung nakakatalo sa atin. At yun pa rin po yung hindi natin na-overcome. No? So, ano po yung ating tatlong kalaban? First is ourself. No? Una po sa kalaban natin, ating pong sarili. Kasi, more often than not, no? Ang nangunguna po sa ating mga sarili ay pride. More often than not, ang nangunguna po sa ating sarili is yung ating self-interest. No? Self-interest and also our aim for self-satisfaction, for glory, for prestige, for honor. So we must overcome that in order for us to have a victorious Christian life, in order for us to be victorious. Now, another thing is, our enemy is not just ourselves, but also Satan, the enemy behind us. So, Satan doesn't mind a religious person. Satan doesn't mind a weak Christian. What Satan is after for is for a strong Christian to be defeated. For a very bad Christian in the ministry, no? Yung active Christian to lay low. No? Yan po ang gusto ni Satan. He doesn't mind a religious person. He doesn't mind a weak Christian. But Satan is after those Christians who are active in the ministry of the Lord. And now po, we have a warning from the Bible, specifically from Apostle Peter. Sabi niya, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. We may not know it immediately. We may not have a hint of what Satan is doing, and at the end of the day, we see a very strong Christian, and then by tomorrow, a backslider. So, yan po yung mga warnings sa atin sa Christian. Huh? Okay lang po ba kaya? Ako po kasi sanay ako sa interaction. Sanay po ako na pag nagsasalita, nakikita ko yung facial expression ng mga nakikinig sa akin. Sanay po ako yung nakadirekta yung aking mata sa mga nakikinig. Kaya pag tahimik kayo, para yung reaction, it's either na hindi nyo ako naintindihan or seryoso lang talaga kayo sa pakikinig. Huh? So, seryoso lang talaga. Okay. So, yun po lang. No? And then, our third enemy is the world. The enemy around us. No? So, that is our aim. No? That is our aim. In order for us to have that word victory, we must overcome sin. We must overcome the world. And we must overcome the devices of Satan. And we should know the devices of Satan. No? And as a Christian, katulad po ng sinabi ko kanina, no? It is our aim, it is our goal, no? As a Christian, to be like our Lord Jesus Christ. To pattern our life in the life of our Lord Jesus Christ. In order for us to have a victorious life. Not just to overcome sin, not just to live above the world, to live above and beyond the system, the power of this world, but also to have a life that is Christ-like. Kaya nga po, yan po dapat ang ating ultimate goal as a Christian, to be conformed to the image of His Son in Romans 8:29. Yun po dapat ang ating pattern as a Christian. So, in order for us to be victorious, no? In order for us to have a victorious Christian life, we must have the life of our Lord Jesus Christ. Why? Because the life of our Lord Jesus Christ here on earth, especially, no? During His earthly ministry, the life of our Lord Jesus Christ is the perfect example
of absolute conformity to the will of God. Actually, the primary purpose po na kanyang pagpunta dito sa lupa is not to save us from sins, no? Ang kanyang, the primary purpose of His coming on earth is not to save the believers, but to do the will of the Father. And the will of the Father, part of the will of the Father is to save us from our sins, to save the believers, to save the elect. Kaya nga sabi niya, in Hebrews 10:7, I don't know, Hebrews 10:7, sabi niya, "Behold, I come in the volume of the book, it is written of me to do thy will of God." Yeah? So, that is the primary purpose why our Lord Jesus Christ came here on earth, to do the will of the Father. Kaya ano nag-pray na po siya, no? Nung sa kanyang, bago niya ialay kanyang buhay dun sa Cruz ng Calvario, sabi niya, "It is finished." Kasi nagawa niya na yung kalooban ng Diyos. Nagawa niya yung kalooban ng Ama, no? Na pinapagawa niya sa kanya dito sa lupa. So, the life of our Lord Jesus Christ is our perfect example. The life of our Lord Jesus Christ is our epitome of what life, of what our life should be. It should be our pattern, the pattern of our life, no? In order for us to have a victorious Christian life. Now, possible po ba na magkaroon ng victorious Christian life, no? Ang isang Kristiyano? Kasi, katulad nga po ng nasabi ko kanina, no? Sometimes we see a very strong Christian today, and tomorrow, he can become a backslider. A very strong Christian, and then we may learn na he is already defeated. No? Kasi may mga pagkakataon po kasi that the life of a Christian, instead of moving forward, no? The life of a Christian, if instead of moving forward, it becomes a cycle. What do I mean when I say cycle, no? Ang nangyari po kasi sa ating buhay is parang cycle na lang. So, paikot-ikot na lang po tayo. So, instead of moving forward, just like what God told the Israelites after going out, no, from Egypt. So instead of moving forward, no, they settle for murmurings, they settle for complaints, and they settle for unbelief. So what happened? They always want to go back to Egypt. They always want to go back to slavery. And we all know that Egypt pictures the world. No? Pictures the world. So, ayun po yung kagustuhan nila. So, instead of moving forward, instead of reaching the promised land for just 11 days by foot, by walking, ay inabot po sila ng 40 years. So, instead having that success already in just 11 days, ay inabot po sila ng 40 years para makamit po yan. So, yun rin po yung nangyayari sa atin bilang mga Kristiyano. Instead of having this victorious Christian life, no, we tend to have a cycled life that is what? Sinning and confessing, sinning and confessing, sinning and confessing. So it becomes a cycle already. So, instead po na tayo po'y magkaroon ng isang buhay na kung saan ay nag-progress, a life that is moving forward, we tend to go back. We tend to go back to sin. So, kaya po, it becomes a cycle. Ganun rin po yung nangyari sa kanila, sa mga Israelites.
their wandering, in their trek in the wilderness. Because of sin, because of murmurings, because of unbelief, because of idolatry. Now, they wandered in the wilderness for 40 years. Instead of reaching the promised land for just 11 days by foot, they wandered in the wilderness for 40 years because of unbelief. And unbelief is the sin of what? An insult to the veracity of God. An insult to the veracity of God. So, ganun po ang nangyari. So, is there a possibility of victorious Christian life? Yes. Katulad nga po na nabasa po natin kanina, sabi po ni Apostle Paul, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Possible po ba ang victorious Christian life? Yes. And in 1 John 5:4, sabi po rin, for whatsoever is born of God, overcometh the world. Sino po ba yan? Who are those born of God? For whatsoever is born of God, overcometh the world. Tayo po yun, mga Kristiyano. And this is the victory which overcometh the world, even our faith. So, ang buhay po natin, actually, bilang mga Kristiyano, ay nakadesign na para magtagumpay. Hindi po tayo na-designed to fail. But we were designed to be victorious. In Romans 8:31, ang sabi po na po sa po, if God be for us, who can be against us? Who shall lay anything to the church of God's calling? Romans 8:35, anong sabi po doon? Wala akong mga pag-iiwalay sa atin kapag mamahal ng Panginoon. Kahit na po anumang bagay po yan, kahit na po anumang po yan, kahit na po yan ay tribulation, kahit na po yan ay distress, kahit na po yan ay persecution, kahit na po yan ay famine, kahit na po yan ay nakedness, peril, or sword. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul sa kanyang conclusion in chapter 8 of Romans. Sabi niya po, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor height, nor depth, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Kaya kung mabasahin natin ang book in Romans chapter 8, it started with no condemnation and it ends with no separation. So, our life as Christians was designed to be victorious through our Lord Jesus Christ. So the possibility of a victorious Christian life is very sure, very much possible. Dahil sa ating Panginoon Jesus Cristo. Pero syempre, may mga warning po yan. No? As a Christians, God has given us warnings. Kasi, pag hindi po tayo binigyan ng warning, there is a possibility, there is a high tendency, no? Na maging complacent po tayo. There is a high tendency that tayo po ay hindi mag-cooperate, hindi po mag-involve. Kasi alam natin, victorious tayo. Alam natin na the possibility of victorious life is there. Pero kaya nga po may warning sa atin ng Panginoon, no? Kaya nga po in 1 Corinthians 10:12, ang po sabi ng Panginoon doon, wherefore let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. It is a reality check for us Christians.
Kaya nga po, tayo mga Kristiyano ay nabubuhay lamang po sa biyaya ng Panginoon. At wala po tayo sapat na kakayahan. O na may pangako sa atin ng Panginoon na tayo po'y magtatagumpay sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Pero kailangan rin po natin na maging alert, no? Maging aware sa nangyayari sa atin at na hindi po tayo maging mapagmataas sa harapan ng Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, let him that thinketh is stunted take him. Nag-ingat, take him. So, pag dumating na yung time that we rely so much on ourselves, na doon na tayo bumabagsak. Kaya sabi ng Apostle Paul, in 1 Corinthians 15:10, ang sabi niya po ron, I am what I am by the grace of God. I am what I am by the grace of God, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they were. Actually, napakatindi na ng biyaya at pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Pero sabi niya, ang lahat ng ito galing sa Panginoon. Pero hindi ko naman pinabayaan. Although galing ito sa Panginoon, nagtrabaho pa rin ako. Ginawa ko pa rin yung part ko. But I labored more abundantly than I know. Pero sabi nga, hindi pa rin dahil sa kanya, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. You see? So, ganun po si Apostle Paul. Ganun po siya natuto na magpapumaba sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, si Apostle Paul, no? Kahit na marami na siyang nakamit sa kanyang buhay bilang isang apostol, no? Marami na siyang accomplishments, marami na siyang nagawa. Sabi niya pa rin, wala pa rin akong nagagawa sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi niya in Philippians 3:13, no? Brethren, I count not myself to have apprehended. Hindi ko pinipila ang aking sarili na may nakamit na, na may nakampan na, na may nagawa na. I count up myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind me. And reaching forth unto those things which are before. So, as Christians, we should not be retroactive. As Christians, we should not be retroactive. We should be proactive. Kung ano man po yung nangyari that in the past, kung ano po yung nangyari is reflection na lamang po yan, experience na lamang po yan na pwede natin kuha na ng mga lessons, no? Na pwede natin i-apply in the present to be a better Christian and to be a better minister in the work of the Lord. Meron pong warning po sa atin. But the possibility of a victorious Christian life is very much high. Dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil our life as Christians was designed to be victorious. Kaya nga, kung ang ating pong buhay, if up to now we feel that we have a defeated Christian life, then there must be something wrong. And as Christians, we should have an analysis of our life as Christians. E nga po, napaka-importante na magkaroon po tayo ng analysis, ng evaluation ng ating pagiging Kristiyano. If up to now, we still feel, if up to now, we still experience a defeated Christian life. No? Kung hanggang sa ngayon po is hindi pa rin po totoo sa atin then, yung having the victorious Christian life, then we should have an analysis. Yan po, katulad po nung tinuro ko nung nakaraan, katulad po nung na-share ko nung nakaraan, meron po sa business po, business, no? Meron pong tinatawag na SWOT analysis. What is the SWOT analysis? It is an analysis of our strength,
It is an analysis of our weaknesses. It is an analysis of opportunities. And it is an analysis of threats. So, if we have time, no? Kung tayo po may oras, bilang Kristiyano, we can sit down and have a quiet time and do the SWOT analysis. Ano bang aking mga strength? No? Ngayon po umaga, ano po ba yung ating mga strength? And then after breaking down our strength, no? After listing down our strength, ano yung ating weaknesses? Malakas po tayo sa doktrina. Malakas po tayo, marunong po tayo sa doktrina. Marunong po tayo sa principles of the Bible. Galing po tayo sa salita ng Panginoon. Ano naman po yung ating mga weaknesses? Ano yung ating weaknesses? One of our weaknesses is we seldom pray. Ano yung ating weaknesses is that we only read the Bible, we only have a Bible reading and knowledge when we are in the church. Pero pagdating na po sa ating mga sarili-sariling tahanan, hindi na po natin grupo sa ating mga Biblia. No? So, we only rely on the information that the pastor is giving us. We only rely on the knowledge and the learnings that the pastor is imparting to us. Pero pagdating na po ng bahay, baka yung ating pong Bible is nasa isang tabi na. And for the whole 6 days, what we have is the one-eye monster and the pocket monster. Alam niyo ba yung one-eye monster? Na? Sa tindi ng dedication ng tao, no? Sa one-eye monster na yan, na kahit na si President Duterte ay nilalapitan ng mga tao para sabihin na walang kasalanan si Dalisay. President Duterte, wala pong kasalanan si Dalisay. Dapat po mapawalan sana siya. Kilala niyo po si Dalisay? Hindi kasi, iba kasi pinapanood niya eh, no? Anong pangalan niya? Ano po ang pangalan ni Dalisay? Ha? Ah, si Cardo, si Cardo, no? So, sa tindi ng dedication ng tao, dun sa one-eye monster na yan, no? Na kahit na si Cardo, nilalapit nila, ina nila. Inaapin nila sa presidente. Wala akong masalanan si Cardo. You see? So, ganun po ang nangyayari, no? Siyempre dito, may channel to, may channel 7. Sa amin, si Rock TV, parehas. Kaya, saan kami naging kabala? Sa pocket monster. Ano naman po yung pocket monster? Ha? Ating cellphone. We have so much time, no? We have so much time with our cellphone. But we have limited time or no time at all when it comes to our Bible. So it's a pity. It's a pity that we have so much time to our cell phone. It's a pity that we have so much time with the one-eye monster. We have so much time with the pocket monster. But when it comes to reading the Word of God, when it comes to communicating to God through prayer, when it comes to having a quiet time, no, it's very limited. We have a very limited time or having no time at all. So, we must have a SWOT analysis of our Christian life. Ano yung ating weaknesses? And those weaknesses can still be
can still vary, no? So, pwede pa rin po natin maayos or mabago yung ating mga weaknesses as a Christian in order for us to have a victorious Christian life. So, as a Christian, we must put to a minimum our weaknesses. As much as possible, we must put to a minimum our weaknesses. Siguro yun na lang yung weaknesses na hindi naaalisin ng Panginoon sa ating buhay. Just like what he did to Apostle Paul. No? Si Apostle Paul po kasi meron siyang thorn in the flesh. And because of this thorn in the flesh, sabi niya, and because of this, I besought the Lord Christ that it might depart from me. But the answer of God is different from what Apostle Paul is expecting. The answer of God is that he will not remove the thorn in the flesh in order for Apostle Paul to keep his feet on the ground. Para kung manatili na mapagpakumbaba si Apostle Paul. I don't know about his thorn in the flesh. We may have the same predicament. We may have the same weakness in us. We may have a thorn in the flesh that up to now, we always go to God in prayer to remove this thorn in the flesh. But there is an instance where God do not want to remove the thorn in the flesh, because God has a purpose for the thorn in the flesh in our life. So, the possibility of a victorious Christian life, it's very much possible. To have a life that is patterned for our Lord Jesus Christ, to overcome sin, to live above the world, to live beyond and above the control of the systems of this world, it is very much possible. Kasi nangyari naman po yun sa mga Bible characters. Nangyari po yung kay Joseph, no? Si Joseph, ano po nangyari sa kanyang buhay? Nakaranas siya ng matinding suffering. Na kahit na kanyang mga kapatid ayaw sa kanya. Diba? Binenta siya. Gusto pa nga siyang patayin. Nakaranas siya ng paghihirap. Nakulong siya. Nakaranas na siya ng temptation. Actually, ang kanyang buhay ay punong-puno ng temptation. And when I say temptation, it is not just enticement to sin, but also trials and testings. Napakaraming temptation ang kanyang buhay. But the end of it, ang sabi niya, God has used me to preserve a posterity for Israel. Dahil sa kanyang buhay, dahil sa kanyang naranasan, nag-preserve ang lahi ng Israel. Napumunta ng Egypt nung nagkaroon ng famine sa Israel. At sila ay napunta ng Egypt at sila ay nabuhay doon. So, nag-preserve ang kanilang lahi. So, ganun pa rin po tinignan ni Joseph yung mga pangyayari sa kanyang buhay. Ganun niya pa rin po, ganun pa rin po ang kanyang naging perspective that God used him for a purpose. Yan kami po nangyari kay Daniel. Huh? Daniel actually lived in an exiled life, no? Lived in slavery. Actually, mga ano po sila eh. Slave pa rin po sila ng imperyo ng Babylon. Pero ginamit pa rin po siya ng Panginoon. No? Ginamit pa rin po siya ng Panginoon. At maraming mga pagkakataon sa kanyang buhay na seemingly is hindi siya magtatagumpan. But because of his faithfulness to his God, because he purpose in his heart that he will not define himself, no? Because he has this purity in his heart, na siya po ay magtatagumpan. So, the possibility of a victorious Christian life is very much high for us Christians.
Yan na, atulad po na nasabi ko kanina, Satan, okay, Satan doesn't mind a religious person. He doesn't mind a weak Christian. He doesn't mind a Christian who is not involved. What he is after that is those Christians who are strong, who are active in the ministry of our Lord. So be sober, be vigilant. Now, the promise of a victorious life. So, the possibility and then the promise. The promise of a victorious life. In John chapter 7, verses 37 and 38, we can read there that Jesus stood and cried. Out of his inmost being shall flow rivers of living water. Actually, the promise of victorious Christian life was made possible through the coming of the Holy Spirit because of the dispensation of the Spirit. Kaya nga po, from the time of Pentecost up to now, no, we are living in the dispensation of the Spirit. But the Holy Spirit is the one guiding us. The Holy Spirit is the one leading us to have a victorious Christian life. As a Christian, we should not be resistant to the work of the Spirit as a Christian. Kasi, napakarami pong ginagawa ang Holy Spirit in relation to the believer. Napakarami niya pong ginagawa sa atin bilang mga believer. He assures the believer of sonship. He sanctifies the believer. And then he fills the believer with himself to have a victorious life. Kaya po napaka-importante not just the indwelling of the Spirit, but also the endowment of the Spirit. In the Old Testament, the ministry of the Spirit is just a come and go. Kaya po mababasa natin in the Old Testament that the Spirit of God departed from Saul, that the Spirit of God was with Samson, that the Spirit of God was with Gideon, and then one time King David prayed, "Restore unto me the joy of my salvation," because the Spirit departed from him. So it is a come and go ministry. So that refers to the enjoyment of the Spirit, the power that the Spirit is giving a believer. But in the New Testament, we have already the indwelling of the Spirit and then the enjoyment of the Spirit. So, when we grieve the Spirit because of sin, because of sin, that's the time that we become weak as a Christian. Kaya in order for us to have a victorious Christian life, we must give ourselves completely to the control of the Spirit. So, the Spirit takes the Word of God and teaches the believer. Yan yung pinangako natin pa rin sa Kristo. But the Comforter, sabi niya, which is the Holy Spirit, He will teach you all things and shall bring everything into your remembrance whatsoever I have taught you. So He guides the believers into all truth. He gives the believers power to obey Him, to obey the command of God. So He gives power to obey God in time of weakness.
and He strengthens us. So He gives believers freedom from the law. So, actually po, the work of the Spirit in relation to the believer, napakarami po niya. Hindi ko na po kaya isa-isa yun. Pero, what is important is that we must yield ourselves to the control of the Spirit. For us to have a victorious Christian life. Akala ko po matatapos ko pero hindi ko pa rin po kaya mabusin. Actually, may nire-ready po kasi ibang lesson para po mamaya. Hindi ko kaya alam kung itutuloy ko ito mamaya or doon ako mag-start sa panibagong lesson po mamaya. But anyway, it's a good thing when I was given again the opportunity to stand here and preach before you. Thank God for that. Hey, I pray to my advice to my learning. Nakilang ang makang ibang Panginoon ay lumalapit sa inyo sa oras ko na ito. Ang pagkasalamat Panginoon sa inyo. Nakilang pagkamahal. Ang pagkasalamat Panginoon sa victory. Naalam po namin Panginoon na pinagkaroon din ang buwang masa ito mga anak. Salamat po Panginoon sa mga paalala, sa pag-iingat. Tulungan niyo nga po kayo, Panginoon, na magkaroon ng magpapakababa sa itong harapan. Alisin pa nga ng mga kayabangan, Panginoon, sa mga puso. Tulungan niyo nga po kayo, Panginoon, na lumakataman ng ito, Panginoon, sa mga kaluluwa. Pagkalayin nga po, Panginoon, ng Iglesia. Pagkalayin nga po, Panginoon, ng mga anak. Tulungan niyo nga po kayo, Panginoon, magkaroon ng victorious Christian life. And as Christians, kami pinag magpasalamat sa aming Panginoon sa Kristo. Ay ikaw po, Panginoon, imposible. Salamat na nga, bilang ito mga anak. Ito po Panginoon yung pinagkalutupan ng sa patuloy na po Panginoon na kayo siyang mahula sa ito ang mga buhay. Kaya naman, pinataas na po na yung Panginoon sa ang aming pagkalagitnaan. At patuloy na po Panginoon na bawat pangalaman sa oras ko na ito ay ang patuloy ng Panginoon na ito po ang mga buhay. Ito po aming dalang pasasalamat sa tayong dakilang pangalaman ng aming Panginoon Jesus.